So, hi guys, welcome to my vlog. Bale, yung isi-share kong video sa inyo ngayon guys is kung paano malalaman, paano mo malalaman kung accurate yung ano, iskwala mo, iskwala na bibilhin mo, ayan. Saka kung yung isa is kung paano humaba yung buhay ng ito, metros mo. So, yun yung isi-share kong video sa inyo guys. I-share kong video sa inyo guys is base sa aking ano karanasan, ayan. Kasi lalo na ngayon may mga naglalabasan ng mga ano, mga iskwala ganito ganyan na nabibili na hindi accurate. Ayan, minsan pag may project ka woodworking, iniskwala mo siya, di kaya ginawa mo yung 45 degrees niya, ginuhitan mo, pag lagarin mo tapos pagsalpak is hindi siya, hindi tama yung pagkaka 45. Minsan guys, yung problema niyan is nasa iskwala mismo. So, yun yung i-share ko sa inyo guys. Bale, may plywood tayo dito guys. Ito yung plywood na dati na ginamit din natin sa nakaraang vlog. So, dito banda guys, dito banda taas nya is hindi pa yan na puputulan, nababawasan. Saka dito, hindi pa yan napuputulan guys. Pero dito na lang tayo magbabase. Kumbaga ito guys is tuwid pa yan. Tuwid pa yan, gawa ng hindi pa nababawasan. So, dyan natin yung ipapaliwanag sa inyo kung paano mo malalaman na accurate kayong iskwala na bibilhin mo. Ayan. So, sa may mga ano na dyan, L-square na dyan, iskwala, ilabas nyo na at sabay-sabay nating i-check kung accurate kayong iskwala nyo, di kaya yung bibili nyong iskwala. Ayan. So, eto guys, gamit yung ano, iskwala sa kalapis, i-check natin kung accurate na itong ano. Unahin na natin yung 90 degrees. 90 degrees na ito guys. Ayan, 90 degrees yan kasi right angle yan. So ganito lang gagawin mo guys, dikit mo lang dito sa taas, ganyan. Tapos guguhitan natin yan. Nakadikit dito sa taas guys ha. Guguhitan natin to pababa. So yan siya guys, may guhit na. Ngayon para malaman natin kung accurate nga yung iskwala na binili natin o di bibilihin natin o di kaya yung gamit nating iskwala, ganito yung gagawin mo. Diba ganito kanina, babaliktarin mo lang siyang ganito. Ayan. Tapos tatapat mo dito sa may bandang guhit. Ayan. Kung pansin nyo guys, ayan siya. Ayun. Diba? Ganun lang, ulitin natin guys ganito. Keep lang natin ng ganyan. Tapos guhit. Ayan. Tapos baliktarin lang natin yung spala. Dito naman sa kabila. Ayan. Kita nyo guys. Oh, di ba? Oh. Ayan siya. Pareho lang. Ibig sabihin is accurate yung 90 degrees niya. Ayan. So, check naman natin yung sa may 45 degrees niya. Ito guys. Yan yung susunod na i-check natin kung accurate nga yung 45 degrees na ito. So, ngayon guys, yung i-check naman natin is yung 45 degrees na ito. Ayan. Pag ito, 90 degrees yan. Pero pag dito, 45 degrees. So, ganito lang yung gagawin natin. Mas maganda sana kung may mas malapad pa na pareho yung sukat. Pero ito lang yung available sa akin. Ito yung ginagamit kong bara. So, sure naman ako na tuwid yan. So, ganito lang gagawin mo. Didikit mo lang siyang ganyan. Ayan siya guys, nakadikit. Tapos, guhitan natin dito. Ayan. So, ayan na yung guhit guys. Di ba ganyan kanina? Oh, linapat natin ganun. Ngayon, ang gagawin natin is ililipat lang natin yung iskwala dito sa kabila. Ayan, paganon. Paganon naman. Kasi i-check natin kung nasa iskwala ngayong iskwala natin. So, ayan siya guys. So, guys, nakikita nyo. Ayan. So, yun. Pareho lang sila. Di ba? Pareho lang. Ngayon, dito naman sa kabila. Yung paganyan niya. Check natin. So, ganito. Lapat lang natin. Tapos, guhitan natin. Guhitan ko lang siya. Tapos, lilipat lang natin dito sa kabila para ma-check natin kung okay nga. Ayan siya guys, so yun. Pareho lang sila. So, ibig sabihin, accurate yung L-square natin, iskwala natin. Kasi may mga nabibili na ngayon guys na hindi siya accurate. Ayan. Sa dito naman sa metro, tip lang, dito sa metro na to, para humaba yung buhay yan guys, pag bumili ka, lagyan mo lang ng ano, scotch tape dito banda. Ayan. Focus mo. Ayan guys. So.
Ayun, kung pansin nyo guys, may scotch tape yan, no? Yan, linagyan ko yan ng scotch tape kasi minsan hindi natin maiwasan na ano, na babasa yung metros natin. So yun, para hindi agad mapudpod, linagyan ko ng scotch tape. So yun lang, yun lang yung tip ko guys. Siya nga pala guys, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa vlogs ko. Yan, sa mga laging nanonood. Ayan, saka mga, sa mga subscribers ko. Yun. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman yun. So hanggang dito na lang guys, please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming maraming salamat, hanggang sa susunod. Paalam!